Magandang oras at magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa tunituniladang gold bars. Ito ay totoong gold reserve ng England, ng UK. At meron silang 300.42 tons na gold reserve na bawat bareta niyan ay tumitimbang ng 12.4 kilograms ang bawat bareta ay 12 kakilo at merong 300.4 tons na dami at bigat ng mga gold bars. Kaya atin tingnan kung gaano ba talaga kadami itong gold reserve na 300 tons kumpara sa gold reserve ng Pilipinas na ngayon ay tumaas tayo. Dati ay meron lang tayong 125 tons. Ngayon ay meron na tayong 165 tons of solid gold bars na 12.4 kilograms standard na gold reserve size na gold bars. Kaya huwag kayong maniwala na yung binenta na ginto ni FM ay hindi na ibalik sa ating gold reserve diyan sa BSP, sa Bangko Sentral. Bagkus yung bininta na 15 kilos ba yun o 25, bagkus ay yun ay dumami. Kasi ginamit yun sa gold trading, katulad ng ginawa ng kanyang ama na tinitrading ang mga ginto kapag medyo mababa ang presyo at kapag mataas na ay pwedeng ibenta. At kapag mababa ang rate ng gold ay pwedeng stock muna. Kaya yung mga pinapalabas na nagnakaw daw si PBBM ng 15 tons ng ating gold reserve, hindi yun ninakaw, yun ay ginamit sa trading. Kasi ngayon, by next vlog ko ipapakita ko ang diferensya, ang pagtaas ng ating gold reserve from year 2022, pag-upo ni Bongbong, ay tumaas na yun, and din ngayon ay tumaas ng halos 40 tons ang nadagdag imbis na mabawasan dahil may kinuha sila Bongbong sa BSP, pero yun ay isinuli, binalik, lalong dumami, merong magic. Pag-usapan natin yun by next vlog. Dito muna tayo sa England Gold Reserve kung gaano ba ito kadami at ano ang mga itsura nito. Narito ang video atin na panoorin. Courtesy ni Edris Silva. Itong si Edris Silva, itong mama na narito, Hollywood actor ito. So bago tayo papasok sa depository ng England ng kanilang 300 tons metric tons of solid gold bars na mayroong standard weight na 12.4 kilograms. Punta muna tayo sa gold reserve ng buong mundo by countries. Tingnan natin ang Pilipinas para maniwala kayo. Ang Pilipinas ay ika-25 na ngayon sa posisyon. From the top, galing sa Amerika, ika-25 na tayo. Nalampasan natin ang Venezuela. So napakaganda. Noong year 2022, ang Venezuela nauna sa atin. Ayan o, Venezuela yan. Meron 161 tons. Noon, nauna yan sila sa atin. Ngayon, tayo na yung nauna. Ito yung updated eh. O, 164.77 tons. Tumaas tayo. Naiwan ang Venezuela. O, diba? O saan ang ninakaw dyan? Yan kasing mga kung ano-anong pinupukol kay PBBM ng kanyang mga kalaban. Ginamit lang eh. Tapos pagbalik, dumami. Pero hindi nila sinabi na dumami. Yung palaging sinasabi nila, ninakaw para magiging issue. Ito na yung gold ng ano ng England. 310.29 tons. Ito yung UK, ito yung gold reserve ng England. At ito yung pasukin natin ngayon na treasure vault ng England, yung kanilang tinawag na Central Bank of England.
Kasi lahat ng countries na merong gold reserve ay dapat merong central bank na katulad ng sa Pilipinas. Yan kasi ang pinag-usapan nila noon nang magtayo sila ng International Monetary Fund or World Fund. Ang bawat bansa ay dapat merong central bank. So ito, meron tayong BSP, ang United Kingdom, ay meron ding Central Bank of UK. So ito na yung kanilang 300 tons. Pangilan ba ang UK? Ako, malayo ang UK sa top 5. Ang top 5 ay mag-umpisa yan sa Japan. Ayan, Japan, Switzerland, China. Mas maraming ginto ang Russia kaysa China. Mas marami din ang France. At mas marami ang Italy. And then Germany yan. Ang susundan yan. Ayan, oh. At ang layo-layo nila sa Amerika. Oh. Ayan. Napakataas ng Amerika. 8,000 tons. Ito, oh, ito na tayo. Imagine. Yan ay 300 tons lamang. Pero isang buong napakalaking kwarto ang ginawa na lagayan. Lagayan ng ayan, oh, 12.4 kilograms ang bigat ng bawat isa niyan. Grabe ang kintab, no? Kasi yan ay process na yan, eh. Tinatawag na finest. Very fine. 99.99% gold. 0.01 lang yung impurities. At yan ay 24 carats. Grabe. At ang halaga ngayon ng ginto ay tumaas. Last year, meron lamang 4,000 pesos ang isang gramo. Ngayon ay 5,000 mahigit na ang isang gramo. So, ibig sabihin, isang kilo ng gold ay 5 million na. Noon ay 4 million pa, kaya tumaas ng 1 million sa isang taon. Kaya by next year ay magiging 6 million ng 1 kilo. Kaya dapat tayo, mga katiyets, mga kababayan, ay mag-invest na ngayon, umpisa ng gold. Bili ng bili tayo. At ang pinakamaganda diyan na bilhin natin ay yung mga rematado. At ipapatunaw natin yung mga rematado at dagdagan natin ng 24K para lalong kuminang. It's real. You can touch it. And ayan, it holds its value. And there's no sticking one in your pocket and getting out of it, is there? Ayan. Grabe. Yun, si Edris Silva yun. Sikat na actor ng Hollywood. At yan ang kanyang mission na pasukin ang gold reserve ng England sa Central Bank ng England. At nakita niya sa mata niya. Sabi niya, parang Raiders of the Lost Ark. Ang dami-daming ginto. Pero yan ay 300 tons lamang. At ang atin ay 165. Ibig sabihin, kalahati niyan, sa dami niyan. Sa dami niyan, no? Pero kalahati niyan, ganun kadami ang ating gold reserve. Marami-rami rin kasi pang 25 tayo sa buong mundo. Lagpas tayo sa kalahati. Ayan, no? Sus, grabe, Ginoo. Imagine kung ang isang tunilada, kahit isang tunilada lang ang makuha niyo sa treasure hunting. Imagine kung mapasok niyo ay bunker, merong 3 tons up to 10 tons of solid gold bars. Mas malalaki yun. Kasi Yamashita gold bars ay nasa 15 to 20 kilograms bawat isa. So, mas malaki dyan. Kaya ano kayang mangyari sa buhay natin, no? Kapag nakapasok tayo sa mga bunker na katulad nyan. Grabe ang kintabo. Ang bigat. Okay, so sana ay napangiti ko kayo sa ganda ng tanawin dito. Gold bars, totoong gold bars ng England Gold Reserve sa kanilang Central Bank. Ako'y magpaalam na at huwag kalimutan mag-subscribe, mga katiyets, kung kayo'y bago pa lamang. Ingat kayong lahat and see you in our next episode.